Isang magandang 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 araw or gabi o kung anong oras nyo po pinanonood itong aking video sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng Webes, ika-28 sa buwan ng Oktubre. Ako po ay naanyayahan upang dumalo sa isang sectoral and public consultation ng isa sa mga presidential balls na tumatakbo sa ating bansa, walang iba kundi ang ating Vice President Lenny Robredo. Ako po ay naanyayahan upang magtalumpati hinggil sa mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan, hindi lang ng mga taong bulag. Pangkalahatan, ito po ay ukol sa mga taong may kapansanan. Ano po mga kaibigan? So, pupunta po ako ngayon sa Bicol College Gym sa Daraga, Albay upang makadaupang palad ang ating ikalawang pangulo ng bansang Pilipinas at nang maiparating ko po naman sa kanya ang mga hinaing at karaingan ng mga taong may kapansanan. At kung sakaling siya'y manunungkulan, magagawan niya po ng paraan ang aming mga hinaing sapagkat nakikinig po siya sa mga katulad nating sektor na ikang ay nasa laylayan ng ating pamayanan. So maya-maya mga kaibigan, ipakikita ko po sa inyo yung video mismo doon sa venue ng ating pupuntahang event sa araw na ito. See you guys and God bless everyone. This is Jeff, the Blind Explorer. Ayan po mga kaibigan, tayo po ay nasa loob na po ng Bicol College Gym. Tayo po ay nakaupo sa pinakaunahang bahagi kaharap ng entablado ng Bicol College Gym sapagkat ako po ay isa rin sa magbibigay ng maikling talumpati at magpapahayag sa ating pangalawang pangulo ng mga hinaing ng mga taong may kapansanan. Ayan, so marami-marami na po ang tao rito. Actually, 200 lang ang pinapasok sa Bicol College Gym sapagkat sumusunod din po talaga ang ating organizer sa protocol. Ano po mga kaibigan? So, maraming-maraming tao sa labas pero talagang hihigitan po yung numbers na pwedeng pumasok dito sa loob. So, ayan, maya-maya mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung mga iba pang highlights ng ating activity habang tayo po ay naghihintay pa rin sa ating pangalawang pangulo, si Ma'am Lenny Robredo. We are still waiting for her to come in this afternoon's event kung saan ito po ay isang public consultation sa mga tao dito sa ating lalawigan sa Albay. Again, see you later guys and just continue watching po. Thank you! Sila po mga kaibigan yung nagsasayaw ng isa sa mga jingles or mga campaign jingle ng ating Vice President na si Lenny Robredo. They are making dance with that jingle campaign mga kaibigan. Duman sa Laga. Ako po nakatumana kasi nangilig po ang sa inyong suporta sa mga araw ng mga kapansanan duman sa inyong
kita na po ang magtiribalan sa pagtutaw sa 2022 ang sustainable livelihood source. Natawanan po ang samuyang sektor, yung mga trainings na maninibot man para sa samuya. As in, ang mga trainings na hindi pagkatapos ng implement, magkaiwaman po ni tamang pondo para sa pagtuunin sa samuyang livelihood source. Pangulo, ang employment po, kasi kadalang samuya, after magkatapos ng education, nag-discriminate po yung kang sa employment kasi gayman po kami na priority. Kasi ang pinipili ng mga employers is itong mga naging kalignan na may sitting man kang tinapos ng mga napareloko. Ang pangapat, housing project para sa mga persons with disability, lalo na itong mga persons with disability na igual na po in family. Sana po, natutukan mang linis sa inyong maabot na termino kasi kansa po yung mga concerns ninyo matawan ng po in pag-ibang. Para itong mga nainakakahiling, makafunction sila, nagaruman lang nakakahiling. Example, itong mga computers na may JOS software, siguro familiar na sa JOS, ano? Ang JOS software, pag nagko-computer ka, nagtatarap ang computer, nadawagay mo nahihiling, garuman lang nahihiling mo. Pangtuwa, Iwag mong device na pag nag-scan ka, pag nag-scan ka yung document, pag-print mo, ang naniluwas na print, naka-brain. So, nababasa mo. Kailangan pakipag-equipment na available. Ano ang kamarayan sa araw kaning investment? Ang kamarayan sa araw kaning investment, di ito ma-marginalize ang mga PWD. Kundi ang treatment sa inda, garuman lang normal na tao dahil ang nag-iipota, nag-iipo nila. Ang pinakapakituruan na araw kaya na ma-mainstream. Ano? Tatabawan pa sila para ma-mainstream sila na ang functions nila garuman lang sa nakakahiling sila. Pangtulo, daiman nagkukulang ng trainings ang gobyerno. Ang problema lang sa trainings na, kadalasan hanggang trainings lang. Kadama trainings, pero matapos ng training, mayroong opportunity. So ako, buon pa kang ako nag-congresswoman, nag-advocate talaga ako, na dapat ang training, portion lang siya, kang programa. Dapat ang accomplishment targets kang programa, kung natawalan man yung trabaho, sinag-training. Kita kaya, ang accomplishment ka, pira sinag-undergo ng training. Nag-undergo ng training, 1,000, very good. Pero di ito pagsusukod, pira naman sa 1,000 ang actually nagkaiba ng livelihood. So, kay Puhan, bago punta ang policy. Kay Puhan, bago punta ang policy, kag-congresswoman po ako, naglaan kami ng mga community rehabilitation programs. Halimbawa, si mga ibang kapansanan na iba, nakaipuha ng rehabilitation, mayong kwarta na nagpapa-rehab sa ospital. Ang ginibuming, tinatraining na ang mga BHW. Voluntary basis sa BHW. Tinatraining para sa mga BHW, ang tinatraining din nila, si mga caregivers o si mga family members, para day na din nakaipuha na sige pang pa-hospital. Ang housing, iguana ining model. Ikaw model ang housing, ang partner ni Bio, ining may sabiri kang pet shop. Ining may sabiri kang pet shop, nag-atindi na ko kami sa Quezon City, naglaan ning sarong housing program para sa mga PWD. Ang kamarayan ng ibang housing program sa PWD kasi na-adjust mo si design, na-adjust mo si mga available services sa kung ano ang kaipuhan kang mga nag-i-restart.